sa inyo lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po na nanonood ng lahat ng video na aking ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng video na aking gagawin. Ngayong araw po na to ang ating pag-uusapan ay tayo ay babalik sa mga 80s, 90s na kung saan sumikat ang booster amplifier na merong malaking transformer. Isang malaki, isang maliit. Yung malaki ang tawag natin output transformer at yung maliit naman ay input transformer. Pero silang dalawa ay consider as audio transformer. So, ang booster amplifier natin ay hindi natin ito na-audiohan sa input dahil walang kakayahan na ang signal ng ating katawan ay kapag tinats natin ang input ay kayang magbigay ng magnetic field dun sa input ng transformer. So, wala po, kaya hindi magkakaroon ng audio yung ating booster amplifier. Ang kailangan, ito ay ipasok muna sa isang mababang wattage na amplifier. Usually, common na common sa atin yung 15 watts. Common na common yung tinatawag nating power IC na AN214. So, nung medyo nagmahal ang AN214, nakagamit ako ng BA5406 at iba pang 15 amperes na amplifier. Ang match na match kasi sa ating booster amplifier, mga around 15 watts, 30 watts, ayan yung mga available. Or yung ating mga car stereo, especially yung mga Pioneer. Ayan, napakaganda, sikat na sikat. Kaya pag sumakay ka sa isang jeep at may booster dito, asahan mo, lumalagabog ang bass sa loob ng ating sasakyan. Ito ay minodify ko, ginawa kong manipis yung transformer, pero ang sumatotal pa rin, ayun pa rin yung number of turns or quality ng isang malaking transformer. So, pinaliit ko lang kasi unti-unti nang lumalabas yung power amp na transistorized na mga MOSFET na napakanipis lang at ito ay nakasabit sa ulohan ng isang driver. So, kaya kung ready na kayo, ipapakita ko sa inyo. Gusto ko lang mabalikan lang natin yung ating mga vintage na booster amplifier. Pero pwede pa naman tayo mag-assemble yan. So, ito yung ating booster amplifier, 2-channel to. Bali, ito ay hinango sa malaking transformer na 150 watts. So, kaya kung mapapansin nyo, maliit na tong transformer kasi napakanipis na, may power transistor dito. Ang ginamit ko ay 246 na MJ2955. So, PNP, meron din tayong diagram na NPN na ang ginamit ay 2N35, pero ang original na natatandaan ko ay yung B449 na medyo mahal nung mga panahon na yon. So, ito na yung output na ginawa ko, na minodify ko. Pinaliit ko siya, halos kasing laki ng height ng input transformer, pero hinango yan sa 150 watts na malaking transformer. Ang motibo ko lang paliitin sa para medyo payat o manipis yung kaka. At ito ay, ito yung output, ito yung input transformer natin. At nilagyan ko na ng dalawang amplifier. Ang amplifier ko dito ay 15 watts. Ang IC na ginamit ko ay BA5406. So, nagmahal kasi yung AN214. So, okay, so, ang ginawa ko lang dito ay sineparate ko yung volume ng amplifier. Kaya nagkaroon ng 2-channel na amplifier sa loob. Bakit nilagyan ko na? Para pag sinaksak mo na dito yung nung araw ang uso ay yung ating player na maliit na tinatawag nating cassette. Ayan. Walkman. Ayun. Pwede mo na isuksok ngayon dito. Ikabit mo na lang dito yung RCA jack. Ayan. So, then of course, syempre meron tayong speaker terminal. Ito yung output. Papunta dun sa ating speaker. Then yung supply voltage naman natin. Nakahanda na. Ikakabit na lang natin to sa ating battery ng ating sasakyan.
Pero dun sa battery na yun na i-connection natin, lagyan natin ng on-off switch at lagyan natin ng fuse para in case na magkaroon ng problema, may puputok na fuse doon sa ating linya ng kuryente na 12 volts. Ayan. So, may mga nagtatanong, pag dinamihan ba yung power transistor, eh lalakas? So, hindi po. Tumatatag lang yung ating booster amplifier. Ang merong pinakamalaking role na para lumakas itong booster amplifier, even yung amplifier, especially sa booster, ay yung output transformer. Habang lumalaki yung ating output transformer, of course, tumataas yung wattage ng ating booster amplifier. Kaya ito yung merong pinakamalaking role. Ang ginagawa lang ng transistor, sa pinatatatag niya para maging matibay, kahit magdagdag tayo ng isa, dalawa o tatlo pang speaker, kayang-kaya niya pa rin ibigay yung lakas ng wattage ng ating kabuuan ng ating booster amplifier. Ito ay merong dalawang 5 watts na resistor. Alam ko namang common sa inyo, 470 ohms 5 watts saka isang 12 ohms or 15 ohms na 5 watts. Then nilalagyan ko ng filter capacitor dito, at least 4,700 microfarad over 16 volts or 25 volts para masala yung kuryente na manggagaling dun sa battery para mabawasan yung ugong. Pwede pang mas mataas. So, kaya output, input, then amplifier. Andito na ngayon yung RCA jack natin para sa ating input. Pwede na natin tong ilagay yung AM/FM tuner natin, yung CD player natin or DVD, yung Walkman natin. Na ngayon ay meron na tayong Bluetooth, pwede natin lagyan to ng Bluetooth natin. So, ayun naman ang kagandahan. Sa medyo mabigat, kasi dalawa yung transformer na malaking output, isang pag-iisang maliit, sa eto na. Tapos, nilagyan ko na lang to ng design na fiberglass. So, co-cover na lang yan. Ito tornilyo doon sa taas, nakaganon siya. Ayan. So, kaya, napakaganda rin. Ginaya ko lang yung lumalabas na maninipis na amplifier. Pero ang totoo niyan, ito ay booster amplifier na made of transformer. Kung titignan natin yung input ng booster natin na manggagaling dito sa ating out, sa input, papuntang output ng amplifier, hindi kasi pwedeng idiretso dito yung tuner, yung Walkman natin, yung ating phono nung araw, microphone, hindi po pwede. Kailangan, para mapalakas ng booster yung signal, kailangan yung signal na papasok sa kanya ay dumaan sa mababang wattage ng amplifier. Kaya hindi na advisable na gamitan to ng component tapos ibubooster mo. Eh kung mataas yung wattage ng component mo, eh hindi tatanggapin niya ng booster amplifier. Ang gusto lang ng booster amplifier ay mababang wattage. So anong gagawin mo? Papahinaan mo para lumakas at maganda. Pero kapag malakas na at pinasok mo sa booster, kailangan hinaan mo kasi basag naman ang tunog nito. Okay, so para magkaroon po kayo ng idea, ipapakita ko sa inyo yung schematic diagram sa block diagram, at abangan nyo pa yung mga susunod na magiging topic ko dito sa ating booster amplifier. So kung ready na kayo, tignan natin yung schematic diagram. Ito yung ating block diagram of a booster amplifier. So ito yung booster natin, ito naman yung speaker natin, ito yung input. So sa loob nito, merong input transformer saka merong output. Hindi tayo pwedeng mag-audio sa input ng booster kasi it's made of transformer ang input natin. So kaya kailangan natin ng mababang wattage ng amplifier. Example, 15 watts. Ayan. Example, yung nabanggit ko kanina, AN214. So yung speaker terminal netong amplifier na to na tinatawag nating output, i-connect natin yan dito sa ating input ng ating booster. So kaya asahan natin, etong 15 watts na to ay lalakas kapag pumasok na dito sa ating amplifier. So magdidepende na sa inyo kung ilang watts yung inyong inassemble na booster amplifier. Kaya yung input na to, ready na nating lagyan ng tuner, lagyan ng CD, DVD player, lagyan natin sa ngayon ng Bluetooth, lagyan natin kung meron pa tayong MP3, so pwede na nating ipasok dito at lagyan ng selector switch. So, paano ba natin ito troubleshoot?
So, dahil hindi natin na-audioan to, ang ginagawa lang namin dito, i-disconnect tong input saka output, tapos yung speaker, i-coconnecta dito sa ating 15 watts na amplifier. Ito, pupunta dito. Pag tumunog, yung mahina, siyempre, mababang wattage, ibig sabihin, buo yung ating amplifier. Ang trouble natin ay nandito sa ating booster amplifier. Kaya nang bahala, input, output transformer, especially yung ating power transistor at resistor na 5 watts, ayun ang mga posible na pwedeng magkaroon ng trouble kapag hindi nagkaroon ng audio sa ating booster amplifier. So, ito yung ating tinatawag na schematic diagram of a PNP booster amplifier kasi yung ating transistor na ginamit dito ay MJ2955, so dalawa. At pumasok sa output transformer. Ang output transformer natin ay meron lang tatlong terminal. At yung pinakagitna niyan ay power pa, source ng 12 volts battery ng ating sasakyan. Kaya bakit ko nababanggit yung battery ng sasakyan? Mataas kasi ang amperage ng battery ng sasakyan natin. Kung gagamitin natin ang booster sa loob ng bahay, kailangan malaki ang transformer ng ating power supply. So, ito naman yung input, yung maliit na transformer. Dito ngayon papasok sa dalawang linya na to ang speaker terminal output ng ating mababang wattage ng amplifier. At meron tong dalawang terminal sa secondary niya. So, papunta sa base, papunta dito, papunta sa resistor. May resistor sa supply, then meron tayong filter capacitor. Then, of course, pupunta ngayon doon sa ating tinatawag nating collector ng ating transistor. So, magkakonnect po yan, diretso na sa ground or sa negative. So, ibig sabihin, ito ang negative natin, ito ang positive. So, lalakas na yung ating car stereo. So, ayun ang kagandahan. Okay, so, babalik tayo dun sa ating pwesto. Nagkaroon kayo ng idea, lalo yung mga baguhang technician, kung ano tong booster amplifier. Ito ay nagpapalakas na mababang wattage ng amplifier sa napaka-konti lang na pyesa at napakadaling i-troubleshoot. Abangan nyo yung susunod. Ipapakita ko yung iba-ibang wattage na ito at pwede nating i-rewind yung mga output transformer at input transformer. So, muli po, maraming salamat sa inyo. Mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat po ulit sa inyong lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!